ako na sinar kay Brother Edwin, dahil excited ako, na-excited din siya. Although hindi pa niya napapanood yung video, ay talagang gumawa na rin ng paraan para maka-join. Pero bago ako nag-join, alam niyo ba, wala akong pera noon. Pero dahil meron akong sinarihan sa Pilipinas na isang kampanya lang na nag-offer ng 1% daily interest, 30% monthly, naglagay ako doon ng 5,000. Kasi yan, tandang-tanda pa natin, Bro Edwin, di ba, yung nakausap natin yung president at CEO ng company na yon. Na sinabi niya, dahil galing kami sa previous scam, nung unang sinalihan namin, same system din, sinabi nila na hindi na ito mangyayari sa inyo, yung company namin ito. Sabi niya ganun. Pero ganun pa man, ako lang muna nag-try, sila Brother Edwin, hindi nag-try, ako lang muna. So naglagay ako ng 5,000. Kung 5,000 na yon, in 6 months time ay kikita yun ng magiging 14,000, so kikita yun ng 9,000. So sabi ko, nung wala nga akong panglagay sa crowd doon, ano, tinignan ko yung aking account doon. At nung makita ko na meron na siyang 6,500, winidraw ko. Tamang-tama naman pwedeng i-withdraw doon sa ano, pwedeng i-withdraw doon sa bank sa Pilipinas. Kaya sabi ko kay Ma'am Daisy, oh Ma'am Daisy, tamang-tama, may 6,500 ako. 6,000 lang naman yung sinasabi mo. Eh di ipapadala ko sa'yo through online banking kasi naka-online banking ako. No? So si Ma'am Daisy naman, tumang-tuwa rin. Kasi bakit sa totoo, ako yung kanyang fear of loss bonus na nakakompleto. Kaya tumutuwa si Ma'am Daisy. So, after that, disinail ko na kay Brother Edwin, ano, anong pagkasir ko kay Brother Edwin, nagkisip na rin siya kung sa kukuha ng ano, panlagay kasi by that time, wala rin silang extra money kasi nga galing nga kami sa mga unang sinalihan namin, eh, walang nangyari. Tapos sila may binabayarang kondo, tatlo yata yon. So nung tinignan nila yung bangko nila sa Pilipinas, merong 30,000. Pero yung hulog sana nila sa kondo nila. Yun nga lang, nagbaba ng auto si Pangulong Duterte na huwag munang bawasin yung mga hulog nila. So nung pagtingin nila, merong 30,000. So doon sila dumukot pagkasawa. Tigsi 6,000 naman sila ni Sister Laika, doon sila umuha. So sabi nila, kunin mo natin ito para pag kumita tayo, ibalik din natin. Sabi nga ganon. So yung ganon po yung ginawa nila. So after that, dahil sa sobrang excited, napanood na rin ni Brother Edwin yung video, na-excite din siya. Tapos nagtawag na ngayon ng mga ibang leader. So sinare niya ngayon doon sa atin, sa yung kaibigan namin sa ano, sa France, si Sir Roger, sinare niya doon. Tapos nagustuhan din, hanggang sa yung gabing yun, sa natatandaan ko, nagtawag ng meeting. So meeting yan, meeting, pero ano lang yun, yung group call lang kasi ilan lang naman yun, wala namang, hindi namang more than 8 kasi doon sa group call ng messenger, pwede yung maximum 8, 8 pa ba, pwede doon. So yung gabing yun, di ako nagpaliwanag kasi siyempre naaral ko na yung system eh, pinaliwanag ko na sa kanila, ako yung present. So tamang-tama naman, nandun naman si Ma'am Eva, dalawang po. Kung yan nakikita niyo sa ano, nakikita niyo yan sa Facebook o sa Messenger o sa mga group chat. Yan po ay Batikang networker yan. Kumbaga raketera yan, lahat ng mga opportunity pinapasukan niyan. Kumbaga kilala sa France pagdating sa networking kasi talagang magaling siya mag-invite. Well-trained, kumbaga well-trained talaga siya. So, kasama siya sa gabing 'yon. So, after napaliwanag ko sa kanila, ano, si Ma'am Eva, nabaliw din. Kasi alam mo, pag mga networker, bago yung opportunity at maganda yung system, talagang may excite ka rin eh. Gusto mo rin gawin, di ba? Parang kakaiba siya. Kasi kakaiba nga siya, mamaya papaliwanag natin, ano. So after that, pero bago pala yun, alam si Ma'am Eva, senior na sa kanya itong crowd noong January pa nung umuwi sa Pilipinas. Pero hindi niya rin pinansin. Karamihan talaga, pag hindi pinansin, na hindi pa para sa kanila, hindi pa nila oras, ano. So January sila sa kanya, inad pa nila siya doon sa group chat nila. Pero hanggang sin lang siya ng sin, hindi niya pinapansin, hindi niya inaaral. So yung time na yon, nung naipaliwanag ko na yung kagandahan ng system, ay hindi na siya nakatulog. Hindi na nakatulog ng gabi nila. Tapos kami noon ng alas 2 ng daling araw. Tapos dahil nga doon sa naipaliwanag ko yung kagandahan ng system natin, ay nanood pa siya ng 3 video. At hanggang madaling araw na, hindi na siya natulog. Kasi nga nabaliw nga eh. Kasi nga nakakabaliw talaga yung system. Huwag maintindihan natin. Ano. So after that,
Di nagtawag na rin ng friend si Ma'am Eva, nagtawag na rin ng friend doon sa France. Tamang-tama naman, wala din panlagay si Ma'am Eva, problema din. Puro problema na ng panlagay, talaga nung maalam na talaga naghihigpit ang sinturon doon ng mga tao nung time na yun. Kasi nga, COVID, hindi natin alam ano mangyayari. Meron man tayo na ibong pera. Siyempre, nilalaan natin kung ano yung crisis na darating. Kasi wala ng mga trabaho, ano. So, nangyari, yung video na yun na kung saan kami nabaliw, sinare din niya ngayon sa mga kaibigan niya. Tapos, nung naka-join na siya, kinabukasan, may nagtawagan na sa kanya, mga best friend niya yan, mga best friend. At, sa sobrang tuwa niya, tuwang-tuwa si Ma'am Eva, bakit? Kasi titanium ang makukunin nila. Imagine niyo, titanium ang kukunin nila samantalang kami yun lang white ang ginawa namin. So mas lalong mas lalong ginanaan si Ma'am Eva hanggang sa na-share na niya doon sa mga kaibigan niya sa France. Hindi na lang sa France, pati sa ibang bansa, mayroon siyang Ireland, tapos mayroon din siyang Rome hanggang sa kumalat na. So after that hindi na namin namamalayan, the rest is history na. Kumalat na sa buong Europe, hanggang sa mga leader sa Europe na magagaling sa kabilang company na mga talagang batikang sa networking, ay sinare na rin sa ibang parte ng mundo. Kaya ngayon, sa Team Europe International, sa team natin, meron na tayong mahigit 9,000 members in just 4 months. Wow. Imagine ninyo, ganong karami na natin. Ganong kalupit si Crowdone yung system niya. No? So ano pong aral doon? So doon sa wisdom na yun na binigay ni Lord sa akin, talagang maraming na-bless. Kasi nung binigyan ako ng wisdom ni Lord, aral ako ng aral kung anong pwede natin makuha dito, anong maximum bonuses na kukunin natin dito. At habang ako aral ng aral, sila brother and sister like invite na ng invite. Although hindi pa nila alam yung masyadong system, ako yung talagang aral ng aral. Tapos lahat ng natutunan ko, na-share ko sa kanila, tapos yung natutunan na rin nila, share na rin sa inyo. Kaya pati kayo kumikita na rin. Ano? So, yun yung karunungan. Mamaya, papaliwanag natin yung ano, kung paano po namin kinita, no? Yung gano'ng kalaki. Ano? By the way pala, yung video na yun, nung pinanap yung video na yun na pinadala sa akin, 2 to 3 months time, ay na-hit niya yung 1 million. So, kinukumpute ko siya dahil sabi ko, galing din ako sa traditional networking, yung 1 million ngayon in 2 months time, parang imposibleng makuha as a commission o bonus kung hindi ka makakabinta ng maraming produkto. Kasi kailangan makabinta ka ng maraming produkto para makuha mo yung 1 million na ano, na sales o bonus. Ano. Kaya nung nakita ko yung Crowdone, kaya pala, sabi ko, dahil pala doon sa kanyang system. So, nung trinabaho na namin, nung kisa na namin trinabaho dito sa Milan, dito muna nagsimula, trinabaho namin, tandang-tanda ko yan, ano, yung 2 to 3 months na first million nung nasa video na yon, sa akin mismo, nahito ko ang first million ko in just 1 month and 10 days. Yan po. Dahil tatanda ng system na yung Crowdone, ano. Ngayon, mag 5 months na rin ako sa September 6, 5 months na, pero alam nyo ba kung magkano na yung kinita ko? 9 million pesos na. Wow! Grabe po, 154,000 euro. Kung convert mo yun sa peso, that is around 9 million pesos na. Kung sa 60 natin, ano. Pero sila mas matindi sila mamaya magpapaliwanag si Bradley. So yun po yung karunungan. Binigyan na ako ni Lord ng karunungan paano tayo mag-survive sa crisis. Yung ini-expect namin extra income, hindi lang pala extra income kundi extraordinary income. Unbelievable. Talagang thank you Lord, napakabuti mo. Talagang hindi mo pinapabayaan ang mga anak mo. Lalo yung mga nananalig sa kanya, mga nananalampalataya kasi nga kahit isipin nyo, parang napaka-imposible na kumita ng ganyang kalaki sa panahon ng crisis ng COVID na maraming nawalan ng trabaho. Pero dinis tayo ni Lord dahil kay Crowdone. Dahil kay Crowdone, kasama kami sa blessing. Maraming nakabili ng condos sa Vista. Yun yung karunungan. Kailangan natin mag-ask ng karunungan sa Panginoon pag dumarating po yung mga pandemic na ganito. Basta lalakipan po natin yun ng pananampalataya. At siyempre,
kailangan din natin na may action. Kasi sabi nga, faith without action is dead. Hindi naman, hindi gagana yung ating faith kung wala tayong action na gagawin. So, kami, umaksyon kami, 1 month yan, 1 month para kami mga call center, para kami mga tulog manok. 1 month yan, talagang ang dami namin kausap. Tutulog kami, alas dos, alas tres na madaling araw kasi nga, dahil nga, ang ganda ng system, talagang excited kami na i-share sa mga kaibigan namin, kaya ganun po. Pero yung 1 month na sacrifice namin na yon, grabe naman ang binigay na blessing sa amin, ano? Kaya, I believe naranasan nyo rin yan, dahil nga, siyempre, sineserve din naman namin yung kung ano yung mga ginawa namin, ano? So, pangalawa dun sa apat na kay, ito po yung kasipagan. Dahil kasipagan, ano? So, sa lahat po naman ng ating gagawin, alam naman po natin na tayo mga Pilipino ay susobrang sisipag. Alam nyo ba, kilalang kilala tayo sa buong mundo, gustong gusto tayo ng mga foreigners na mamasukan sa kanila kasi alam na nila ang Pilipino napakasipag. Ano, kahit saan bansa kayo pumunta, may Pilipino. Ano, may Pilipino kahit saan bansa tayo pumunta. Dito sa Italia, gustong gusto rin nila mga Pilipino, mga Pilipina. Kasi nga ay masisipag tayo. Gustong-gusto tayo ng ano, hindi lang dito sa Europe, kahit sa Asia, kahit sa Middle East, 'di ba? Pilipino ang hinahanap nila. Hindi lang yung trabahong bahay kasi pati yung mga professional natin na mga magagaling na mga engineers, ano, mga doctors, Pilipino ang hinahanap nila kasi nga kakaiba tayo mga Pilipino eh. Yung nga lang kasi kahit anong sipag natin, pero lack naman tayo sa financial literacy education, wala rin silbi. Kailangan pala na mag-aral pala tayo kung paano po natin hawakan yung kinikita natin. At yan po yung natututunan natin dito sa Vistalan. Dahil may masipag po tayong mga taga-turo dito kung paano po natin hawakan yung pera natin na pinaghihirapan natin.